guys, and welcome to my channel, Kenchi Mar Vlog. Share ko lang sa inyo guys yung nabili kong promo sa SM. Kasi simula nung nag-lockdown tayo nung March hanggang ngayon, ngayon lang uli ako nakabalik ng SM. Actually, isang way lang naman yung SM kung pupunta ako ng palengke. Kaso lang, yung SM kasi nasa right side, tapos kadalasan kasi pag pupunta ako ng palengke, dumidiretso ako ng Mercury. So yung palengke tsaka yung Mercury, magkaisang direction lang sila. Kaya doon na lang ako lagi sa may Walter pumupunta kasi nandun nga yung Mercury. Kasi kung mag-ESM ako, pupunta pa ng kanan tapos pabalik na naman ako. So parang pabalik-balik, dalawang ano siya, mahirap pag may mga dala. So ngayon nung pumunta ako ng SM, simula nung nag-lockdown, ngayon lang ulit nanibago ako guys, kasi maraming tayong changes kasi nasa pandemic tayo. Bawal lang walang face shield, bawal lang walang face mask. Saka kung dati pagpasok mo ng entrance ng SM, kung ito yung entrance, nandyan na rin yung exit. Ngayon, kung nandito yung entrance sa kabilang dulo ng building, yung exit, nandun din sa kabilang dulo. So, marami siyang pasikot-sikot, saka dadaan ka pa ulit ng parking bago ka makalabas ulit. Malayo na siya, kaya mahirap pag may marami kang dala. Pero, mas okay na yung ganun, kasi nga nasa pandemic tayo, mas mabuti na yung sigurado kaysa naman magkahawa-hawa na naman ulit, di ba? So yun, ito guys yung mga nabili kong promo sa SM. Ano lang naman siya, share ko lang kasi ito yung mga ano, mga yung pansit canton ay ano, tang bali yung tang ano siya, anim na pirasong tang, tapos meron siyang free na pansit canton. Ang presyo ng isang ganito ay 107.50. Actually, sa totoo lang, mas mataas siya ng konti dun sa regular price na binibilang ko dito sa groceries, kasi nasa 102 lang yata yung 102 yung ano, 6 na piraso. So ito kasi 107, kasi meron din siyang free na pansit canton. So sayang naman. Kaya yun, dagdag kita na rin. Mayroon na naman tayong dagdag kita sa ating mga tindahan. Ang benta ko pala ng tang dito sa amin, 20 pesos. Tapos, yung isang ganito, pansit canton, 14 pesos. Kaya, sa isang ano, meron siyang 134. Bawasan ng 107. So, yun yung tubo sa isang balot na ganito. Ngayon, ang nabili ko, 8 piraso. Bali, 8 ganito. Nandito na yung iba. Actually, yung iba kasi natanggal ko na eh. Tinanggal ko na siya sa scotch tape siya dito. Tinanggal ko na, kaya nahiwa-hiwalay na sila. Ngayon, namroblema ako kasi yung mga tang na binibili kasi naka-hammer, diba? Dugtong-dugtong yung isang ganito, isang lusina, dugtong-dugtong. Ngayon, ito, hiwa-hiwalay siya. Kaya hindi ko siya mai-hanger. Yun ang problema ko ngayon kung paano na i-hanger siya, kasi nga hiwa-hiwalay. Ang gagawin ko na lang ngayon, gagawa ako ng DIY na mga box or tray para meron akong lagayan ng ganito. So ngayon, ang gagawin ko tray, ay yung ano lang, basta mga DIY. Yun pala guys, nakabili din ako ng eco bag, kasi dati nung huling punta ko ng SM, ano pa sila, diba, yung mga plastic bag. Ngayon, hindi ko alam na ano na, bawal na yung plastic. Kaya nung pumunta ako, wala ka nang makikitang plastic ng SM. So ganito na siya, mga eco bag. Meron ding isa na mas, yung mas maliit ng konti dito. Ito malaki. Ano siya, 40 pesos. Hindi ka nalugi pag 40 pesos na ganito kasi malaki. Tsaka ano naman siya, mukhang matibay. Kasi nung bumili ako nito, dumaan na rin ako ng palengke. Kinargahan ko siya ng mga ano, yung mga sibuyas, mga bawang. Hindi naman nasira. Yan, matibay naman siya. Kaya pag 40 pesos, hindi nalugi. So, yung mga pagpupunta kayo ng SM, sana pag sunod, wag lang kalimutang dalhin uli para hindi na kayo din bibili uli. Magdubli na siya. Ito,
Ito, gagawa ako ng lagayan ng mga juice na ito kasi nga hiwa-hiwalay, walang malagyan. Gagawa ako ng lagayan para at least hindi ko na siya aabutin dun sa taas na naghangin. Nandito na sa baba, mas madali ng damputin. So, yung kailangan, ito yung kailangan guys pag gumawa ako ng DIY na tray. Kasi pag bibili ka pala ng mga tray, or kasi maliliit na mga tray, meron namang nabibili na tag 20, tag 15. So, sayang na hindi na practical ngayon kung bili ka pa ng bili ng mga lagayan. Gagawa na lang tayo kung ano yung meron sa bahay na mga pwedeng gawin. Mga DIY. So, yun. Ito yung kailangan natin. Box. Tapos, scotch tape. Or, pwedeng packing tape. Tapos, gunting or cutter kung anong meron. Roller. Tapos, ball pen. Tsaka, yung ito, gift wrapper to. Kasi ito yung tira ko pa nung last na December. Tinago ko lang siya. Actually, pwede kayong gumamit ng kahit ano. Mga lumang dyaryo, mga ano pa ba? Mga papel or mga colored paper. O kahit anong mga gift wrapper na mga luma na pwede pang pakinabangan. Yun na lang gagamitin natin. So, ito na yun guys. Ito na yung gagamitin nating box. Ayan guys, tapos na yung ating DIY na lagayan container. Ay, anong tawag dito? Basta tray. Na pwedeng lagyan kahit ano. Hindi lang juice ang pwedeng ilagay dyan guys. Kahit ano na gusto nyo ilagay. Kung marami kayong mga box ng cesto, pwede rin kayong gumawa ng marami para mas marami din ang mailagay.